Okay, good morning. Ay, good afternoon. Kumusta kayo? Kumusta ang inyong weekend? Ayan, so kahit na weekend, nandito kayo ah. Shout out sa inyo, guys. Ayan, willing talaga kayong matuto para sa ating ano, sa ating grade 4 math lesson. Maganda yung lessons natin kasi it's all about polygon. Okay? So anong pinagkaabalahan niyo ngayon? Comment niyo naman diyan, oh. Dali, i-share natin ang inyong mga comment. Ayan, shoutout dun sa 16 estudyante natin na nanonood. Shoutout sa inyo. Wait, lagyan natin ng background music para hindi tayo ano. Mag-chill vibes music tayo. Ayan, pwede kayong mag-lunch habang ano. Habang nakikinig, pwede naman yun eh. Ayan, sabi ni Carl, naglilinis daw ng bahay. Sabi naman ni Benedict, nagla-lunch. Ayan, happy lunch sa inyo. Lahat ba kayo nag-lunch na? Hi, good afternoon. So, ayan si Ma'am Jen. Ma'am Jen! On cam ka na, dito na mga estudyante mo. Talaga ba? Oo, wait lang. Start na ba ako, sir? Wait lang. Ayan. Ready ka na ba, Ma'am Jen? Tanungin muna natin yung mga estudyante natin kung ready na ba sila makinig sa'yo. Ayan, good afternoon sa lahat. Shout out sa ano, 20 students natin, Ma'am Jen. 20 na sila. Ilan ba lahat ang expected viewers natin? Uy, wala kang mic. 100 plus. Uy, 100 plus. Tapos 20 lang yun nandito. Yun, shout out dun sa 20 na matsatsaga at saka masisipag. Naglalag ka yata, Ma'am Jen. Ako? Okay. Ano, start na tayo? Mga one time. Para naman makapag, ano, pag natapos to, magme-merienda na sila. Kasi ang ganti nga to. Ah, wait lang. Ano ko lang to? Screenshot. Okay. Ah, sige, Ma'am Jen, I'll give you the floor. So, kids, be ready to listen with Ma'am Jen. Okay, welcome back sa ating mini math tutorial. Thank you, sir. Sige. I-show muna yung ano mo, yung screen mo. Wait lang. Okay, children, nakikita ba? Narinig ba ako? Press 1 kung narinig si teacher. Malinaw ba? Okay, sige. 24 na, kanina 16 pa lang eh. Ma'am Jen, wala ka pang shared screen? Oh? Wala ka pang shared screen? Talaga ba? Wala ka. Ay! Yan.
Okay na ba? Nakita na ba yung title ng slide? Types of triangles. Ah, nakita na nga. Okay, sige. Habang naghihintay pa tayo sa iba. Ilan na ba ang... Oh, 29 na. Very good. Keep it coming. Grade 4. Ang online ay almost 170. Asa kaya yung 140? 31 na. Okay, siguro pwede na tayo mag-start. Okay, sige, mga 110. We will start at 110 while waiting for the others. Kasi sayang naman kung hindi nila makabutan, ano? I'm very glad that we are back. Matagal na, almost 1 month tayong hindi nag-ano, no? Nag-tutorial. Okay, sige, sige. Wait lang. Tignan natin yung iba. 29 pa lang kayo eh. Okay. Wait lang. Tignan natin yung iba. Wala pa tayong ano eh. Wala pa tayong paraffle ba yun? Naka, pang-paraffle. Wala ko yung ano yung guest. Ano, guess that thing, di ba? Okay, sir, ano lang yun eh. Sir Malianaw? kapag nag-ano kayo na... anong tawag dito? Kapag nagko-comment kayo, mention your section para makita ko kung anong section ang pinakamarami dito sa online tutorial natin. Last 2 minutes and we will start. 30 na. Share ko to sa GC natin para ma-inform sila na meron tayong ganito while waiting for 110. Last 1 minute and we are about to start. Oh, naging 28 na lang. Pumaba ang mga viewer natin. Last 1 minute. Class. Hello, Kevin. Hello, Krisha. Oh, diba? Alam na ni Ronjo. Galing nga. Okay, it's already 1:10, so we'll start discussing about types of triangles. Listen very carefully, ha? Ay, mali ako. So, type of triangle. So, ano ba yan? What is a triangle, children? Triangle is a closed figure formed by joining three line segments. It's called a triangle. Kapag sinabing triangle, it has three lines that join together. Ayun. Kailangan mo ng tatlong line segment, actually. Kailangan mo ng tatlong line segment to be able to form a triangle. At saka kailangan closed figure. Kasi bahagi ng polygon ang triangle. Actually, it has three sides and three angles.
Then, ayan, yung sinabi ko, a triangle has three sides. Ayan, ang mga side na bumubuo sa triangle na nasa figure, na nasa screen natin, ay line AB, saka line BC, at line CA, pwede din line AC. Nasa tatlong line segment ang bumubuo sa triangle. Yan. A triangle has also three angles. Anong mga angle? Nasaan ang mga angle ng triangle nito? Ito, oh. This is angle A, angle B, angle C. Pwede din pangalanan niya ng number. Angle 1, 2, 3. So, ang mga angle na yan ay pwede din pangalanan ng ganito. Angle A, A, B, C. Ano pa? Meron ding angle na ang angle B, A, C. Ito yun. B, A, C. Ano pa? Meron ding A, C, B. Long angle ang bumubuo sa triangle. Let's continue. If you will sum up the angle or the total angle of all angles inside a triangle, it is equal to 180 degrees. So, for example, this is angle A, angle B, angle C, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degrees. Kasi kapag ka in straight state mo yan, it will have one straight line. So, ano pa? So, how do we classify triangles? May dalawang classification yung triangle. Ito yung una. Classifying triangles by sides. Merong tatlong uri ng triangle according to sides. Ano yung una? So, kasama ko pa ba kayo, grade 4? Kasama ko pa ba? Grade 4. Sige, press 1 kung naiintindihan ng dinidiscuss ni teacher. Okay, so may tatlo. May tatlong uri ang triangle according to sides. Una, yan yung tinatawag na scalene triangle. Yung iba kadalasan, ako, nagdi-discuss ako, magsisimula ako sa equilateral triangle. Bakit? Ano meron sa equilateral triangle? May tatlong equal sides. Lahat ng side niya ay pare-parewang sukat. Kung ito ay 5, 5, 5, ibig sabihin niyan, pare-pareho sila ng sukat. Itong mga linya nito, ito yung symbol of congruency. Lahat ng yan ay congruent. Ibig sabihin, pare-pareho ang sukat ng mga itong mga maliit na linya sa side ng bawat triangle. Sa bawat side ng triangle, yan ibig sabihin yan, pare-pareho ang sukat niyan. Kaya yan ay equilateral triangle. So, sabihin nyo nga, equilateral triangle. I-type nyo nga dyan sa comment section, equilateral triangle. Equilateral. So, next. Kung merong tatlong side na pare-pareho, meron din naman dalawa lang ang parehong side. O dalawa lang ang sukat. Dalawang side lang ang parehong sukat. Yun ay tinatawag na isosceles triangle. Isosceles triangle. O baka sabihin, maarte si teacher magbasa. Ganun talaga ang tamang pagbasa niyan. Isosceles triangle. Ano meron sa isosceles triangle? Anong kaibahan niyan sa equilateral triangle? Yung equilateral triangle ay may tatlong equal side, yung isosceles triangle naman, dalawa lang ang pareho niya. Ito, kung example yan, tingnan niyo yung itsura niyan. Mayroon siyang symbol of congruency. Ito, ibig sabihin yan, pareho silang may isang guhit. Ibig sabihin, pareho sila ng sukat. For example, this could be 5, 5, at ito 4. Yung ikatlong side ng triangle na yan, ay iba na ang sukat sa dalawa. And the third one is what we call scalene triangle. Scalene triangle. Okay, sige nga, isulat ninyo dyan sa comment section, scalene triangle. Okay. Ano naman ang meron sa scalene? Kung ang equilateral tatlong pare-parehong sukat ng side, yung isosceles dalawang parehong sukat ng side, yung scalene triangle naman, walang parehong sukat. Halimbawa ng mga sukat niya, ito ay 3, 4, 5, for example.
magkakaiba yung sukat sa bawat side niya. Ibig sabihin yung tatlong sukat, magkakaiba-iba ng sukat. Tatlong side pala, magkakaiba ng sukat. So, sige nga, ano-ano ang iba't ibang uri ng triangle according to sides? According to sides, the triangles are equilateral, isosceles triangle, at saka scalene triangle. Sige, let's continue. So, kung merong according to sides, ito yung pangalawang classification ng angle, ay ng triangle. Yung grupo kanina, yun ay tungkol sa side, sa sukat ng gilid niya, sa edges niya. Ito naman, sukat ng mga angle niya dun sa loob tayo ngayon titingin. So, meron ding tatlong uri. Kung naaalala niyo yung lesson natin ng angles, di ba yung angle, ang iba't ibang uri ng angle, may tatlong uri ng angle na inaral natin last week. We have acute angle, right angle, obtuse angle. So, ganun lang din ang klase ng triangle according to angles. So, kung ang lahat ng angle niya, yung tatlong angle niya ay acute, yan ay tinatawag na acute triangle. Ano ba yung sukat ng acute angle? Less than, sige nga, paki-message nga, paki-comment nga sa comment section, ano ang sukat ng acute angle? How do you describe acute angle? Karugtong to ng lesson natin nung nakaraang linggo. Tapos yung susunod na linggo, next starting tomorrow, we will be having different lesson na. Sige nga, ano, sino makakapagsabi ng tungkol sa acute angle? Yan, sabi ni Jaisa, less than 90 degrees. Very good. Pag ang acute angle, pag ang angle ng triangle ay less than 90 degrees, tapos tatlo pa silang lahat, equal yan, yan ay tinatawag na acute triangle. Halimbawa, 60, 60, 60. 60 plus 60, 120. 120 plus 60, 180. Diba? Sabi, ang total na sukat ng angle ng lahat, lahat ng angle ng triangle ay 180 degrees. Let's continue. Now, move on naman tayo sa right triangle. Sabi dyan, one right angle. It has one right angle. Ano ba sukat ng right angle? Sige nga, paki-comment nga po sa comment section. Ano ang sukat ng right angle? Sige, Benedict. Sabay nag... Okay, ang bilis talaga ni Jaisa. Ang right angle, it is measuring exactly 90 degrees. So, pagka right triangle, dapat meron siyang 90 degrees sa mga angle niya. Tingnan niyo yung nasa, nasa picture. Ayan. Isa dito, di ba parang other term for right angle? Square corner, kadalasan yung right triangle, laging may square yun. To signify that that is exactly 90 degrees. At pag may isang right angle, yan ay automatically called right triangle. Move tayo sa sunod na uri ng triangle. Yan naman ay tinatawag na obtuse triangle. Ang sabi sa picture, one angle is obtuse. So, can you tell us? Pwede bang pa-comment sa section, sa comment section kung ano ang sukat ng obtuse triangle? Anong ibig sabihin, anong, how will you describe obtuse triangle? Ay, obtuse angle rather. Ano bang sukat ng obtuse angle? Okay, Kevin, more than 90 degrees. Very good. Oh, very good. Ayla, yun ito yung pinakakompleto. Ayla, very good. Greater than 90 degree but less than 180 degrees. Hindi pwedeng umabot sa 180 degree kasi buong triangle na yon, di ba? So, isa sa angle ng obtuse triangle ay obtuse angle. Kaya, ang triangle na yon ay tinatawag ding obtuse triangle. So, hindi ba pwedeng isa ay tatlong angle ang more than 90 degrees but less than 180 degrees? Eh, hindi naman posible yon. Kasi ang total angle lang ng tatlong angle sa triangle ay equal sa 180. Kaya dapat, isa lang yung obtuse angle sa obtuse triangle.
Whereas, so acute triangle, may tatlong acute angle. Yung right triangle din, may isang right angle. Kaya yan ay tinawag na right triangle. So, alam nyo na ba? Sige, mag-practice tayo. May tanong dyan eh. So, ano ang tawag sa triangle na nasa picture? Can you comment down? What do you call that kind of triangle? Merong tatlong guhit that signifies all sides are equal. Ano ang tawag dyan? Meron ang sumagot? Wala na ba yung iba? How about the others? Nigel, sumagot. Benedict, biglang minainan yung kanyang sagot. Ronzo, Altea, Katarina, Shamel May, Princess, Mimi Villamor, sino kaya siya? Si, ano to, no? Ami Rose. David, Samantha, how about the others? Lord Sander. Okay, very good. This is what we call equilateral triangle. Ibig sabihin kasi it is pertaining sa number o sa sukat ng side. So, ibig sabihin, this is a triangle according to side. Very good. Equilateral triangle. Next! Ano ang ibig sabihin, ano ang klase ng triangle na ito? Anong tawag natin sa triangle na ito? Anong tawag sa triangle na yan? James? Tingnan yung itsura. Tingnan yung itsura. Meron siyang square corner. So, ibig sabihin, that ang triangle is pertaining to the kind of triangle according to angle. Meron akong nakitang isang tama. Dalawa. How about the others? Apat. Okay. Bakit angle lang ang sagot na L? Okay, so let's see. What is the answer? Anong tawag sa triangle ito? Anong klase ng triangle ito? This is a right triangle. Hindi naman kasi ito pwedeng maging scalene triangle kasi pwede din naman, kaya lang malilito kayo, Will. Kasi meron pang uri ng triangle na pinagsama. This could be scalene but right according to angle. Diba? Pero this is, pag nakikita nyo may angle dito, this is a triangle pertaining or asking you what kind of triangle does it show na triangle according to angles. Diba? So, very good sa mga sumagot ng right triangle. Eto, angle din yung sinong pinapakita dito, angle. Eto ay, pero iba yung tinatanong niya, what is the measurement of the missing angle? Ano sa palagay nyo ang sukat ng ikatlong angle? Ang sabi natin, ang total measurement ng lahat ng angle ng isang triangle ay equal to 180. Meron ka ng 70 degrees at 60 degrees. Ilan? Ano ang sukat ng angle B? Sige, can you comment down? What is the measurement of the angle B? Dito, kailangan nyo nang mag-solve. Bukod sa mag-memorize ka na sa geometry, you have to think, you have to solve also. Hindi naman pwedeng i-identify mo lang yung kinds. Kailangan meron pa ding solution, di ba? Meron pa ding solving activities. Meron nakita na ako? Okay. So, isipin nyo lang, ang total dapat ng angle ng lahat ng angle just ng triangle niyo ay 180. Pero ka ng 70 at 60. Ilan na lang ang kulang yan to
have to make it 180. Diba? So, are you ready? Ako nakikita eh. Sige. So, sino ang nakakuha ng ano ba ang sagot? Ang sagot dito ay 50 degrees, children. 50 degrees yan. O, paano nakuha yung 50 degrees? Sino makakapag-share? Paano nyo nakuha yung 50 degree na measurement ng angle B? Bakit 50 degrees? O, bait mo naman 70, Christian Null. Anong ginawa ninyo to get 50 degrees? Can you share it with us? Wala? Siyempre, alam mo na na 180 yung total nito, di ba? May nawawala. May nawawala dito. So, paano magagawin mo para malaman o para mo makompleto yung 180? Di add mo muna to, 70 plus 60 is 130. Ilan na lang ang kulang ng 130 para maging 180? E di 180 minus 130 equals 50. 50 ang tamang sagot. So next tayo. So, what is the measurement of the missing angle? Ito. Ito, this is a right triangle. Kasi meron siyang isang right angle measuring 90 degrees. At ito, 50 degrees. Ano ang sukat nito? Alam nyo na ha? Kagaya lang din yan nung kanina. Oh, very good, Lord Sander. Oh, ano ang nawawalang sukat ng angle sa angle na yan? That is a right triangle. Okay, may sumagot na. Oh, si Ita nag-share ng kanyang solution. Eh, yung next na yung triangle na yan, anong sukat ng nawawalang angle? Okay? David, paano nakuha yung sagot mo? Okay, so the correct answer is 40 degrees. So, paano nangyari yung 40 degrees? Yan ay dapat uli, alam natin ang total ng angle ng isang triangle ay 180. Meron ka ng 90 at 50, pwede nang gawin. 180 minus 90. Anong sagot? 90 degrees, di ba? 90 minus 50. 40. Yun yung nawawala. Kasi 180 yung total eh. Very good dito. Si Katrina may ibang way of solving. 90 plus 50, 140. 180 minus 140 equals 40. O pwede din namang 180 ka magsimula, tanggalan mo ng 90, 90. Tanggalan mo ng 50, 40. Yun yung ikatlong angle. Diba? Ang dali lang. Next. Name the type of triangle. Anong tawag sa triangle na yan? Meron siyang 7 centimeters sa isang side. Isang side din niya ay 7 centimeters. The other side has 4 centimeters. Anong tawag sa triangle na yan? This is a kind of triangle according to sides now. Ano ang tawag sa triangle na yan? May dalawang side na parehong 7 centimeters at ang pangatlong side niya ay 4 centimeters. Anong tawag sa triangle na yan? Anong tawag sa triangle na yan? Nigel, Ronjo, Katrina. Okay lang, makinig ka na lang, Claire. Okay. Sino si Owo2 Minecraft? Okay. Cyrus Ramos, Christian Null, City, Princess Villanes, Lord Sander, Erin Ocarisa, Altea Torino. Correct. This is called isosceles triangle. Bakit isosceles triangle? Kasi it has two
equal angle, equal sides. So let's continue. Ito, ano namang tawag sa triangle na ito? May mga sukat na 4 cm, yung isang side. Another side has 5 cm. And the last side, or the third side, is 6 cm. Anong tawag sa triangle na yan? Paki-comment nga. Paki-comment, ano ang tawag sa triangle na yan? May 4 cm, may 5 cm, at 6 cm ang sukat ng sides niya. Ibig sabihin, walang parehang side. No equal side. Acute triangle daw. Pagka may mga sukat anak, that is asking you to identify the triangle according to side. So sa mga sukat ng edges niya. Kapag may mga sukat yung gilid, ha? Maging mapanuri. Kapag naman may mga bilog-bilog sa loob, that triangle or the direction asks you to identify what kind of triangle according to angle. Kasi yung angle nasa loob, yung triangle na nasa sukat sa labas, yun yung equilateral, isosceles, scalene. May nakita na akong mga tama eh. O, bakit naman naging obtuse triangle yan? Maaaring obtuse triangle nga yan kasi you can see that one of the angle is obtuse angle. Pero wala ka namang nasukat. Hindi naman din in-identify, walang drawing yung mga angle. Kapag ka ganun mga anak, maging mapanuri kayo ha. Pagka may mga sukat yung gilid, kinds of triangle according to side yan. Kapag ka may sukat sa loob yung mga angle, kinds of triangle according to angle. So let's have the answer for this. Anong tawag sa triangle na to? Very good. If you answered scalene triangle, you are correct. Okay, scalene triangle. Bakit? Kasi walang parehong side. Walang parehong sukat ng side. So next. I think this is the last. Now let's move on the kinds of quadrilateral. Okay, let's have this. Ay, wala, ano? Move tayo sa susunod na activity na topic. Kinds of quadrilateral. So, nakikita? Ano ba yung quadrilateral? Kung kanina, triangle, nakikita po? Hindi yata eh. Kita ba? Will you type 1 if you see my presentation? Kaya nga eh. Wait ha. Stop ko to. Share screen. Ayaw pa din eh. Ayaw? Bakit kayo? Sabi dito, stop, ano na. Pero sige, try natin gamitin yung ano. Try natin yung entire screen. Yan, kikita nyo. Yan, kita nyo na? Hindi pa din, oh. Oh, sige, try nga tayong magsagot ng mga activity sa module habang aayusin natin yan, ha? Wait lang. Yun ang i-share ko. Kinds of triangles and quadrilaterals. That is under module number 3. So let's have it. Wala. Ba't kayo ayo? Hindi nakikita, oh. Ito
Heto, try nyo nga. Sagot tayo ng module, ha? Sir Mike, nasaan ka na? We need help. Hindi na ako makapag-share. Yan! Nag-share na! Nakikita na? Nakita na ba? Nakikita na. Okay, sige. Try nating sumagot ng activity na nasa module. Nag-try na tayo ng activity sa last slide si teacher, di ba? Sige. Try natin ito. Kinds of triangles and quadrilaterals. Okay, sige. Ito. How can you, what do you call this and this triangle? Children, di ba? Sabi ko sa inyo, nakapagka mayroong mga sukat sa loob, that is asking you what kind of triangle according to angle. Sige nga, identify natin to. Anong tawag natin dito? Sa triangle na ito, ito ay may 60 degree. Kunwa ay, for example, 60 degree, 60 degree. So, anong tawag sa angle na yan? Ay, triangle na yan. Comment in the chat box. Okay. Meron na akong nakitang tama. May sumagot ng isa. Okay, okay, okay. Okay. Sana ba? Sana? Okay na? Okay, very good. That is acute triangle. Very good. Ang magaling talaga ng grade 4. Acute triangle. Okay. So, ito. Nakikita na kayong square corner. Agad-agad. Kahit di ka na mag-isip dyan eh. Oh. Square corner. Anong tawag sa triangle na yan? Anong tawag sa triangle na yan? Ang pangit talaga ng sulit din siya sa mouse, no? Benedict. May sagot na siya for second. For letter B. Erich, David, Mimi, Benedict, Divine, Nigel, Francesca, Samantha, City, Princess, Jinky, Nigel, Nico, Shamel, May, Althea, Claire, Jaili. Okay, correct. If your answer is right triangle, tama. Yan ay tinatawag na right triangle. Yung symbol pala ng triangle, maliit na triangle kahit anong klase. Basta maliit lang. Letter C, anong klaseng triangle yan according to angle? Meron siyang, for example, lagay natin, this is 130 degrees. Anong tawag sa angle na yan? Okay, sige. Aba, may nakita ko na. Miko, Erich, Nigel, Divine. Okay. Galing nga. Correct. This is what we call obtuse angle dahil may isa siyang obtuse triangle rather because it has one obtuse angle. Ang hirap mag-drawing, no? Ay, nako po. Okay, sige na. Letter A, test 2. Identify the following triangles according to their sides. O, sides na tayo ngayon. Anong tawag dito? Lagyan natin ng sukat. Ito ay 5, for example. Ito ay 6. Ito ay 7. Anong tawag sa triangle na yan? Carl Ronjo, may sagot na agad. Nigel, Katrina, Althea. Very good ah. Napaka-active talaga ng mga bata sa grade 4. Is Erin, pag-isip at ako yung tama. Si Jinky Dehita. Mimi, okay, correct. If your answer is Kilin, tama ka. Kilin triangle. Okay, next. Letter B. Anong tawag dyan? Oh, nga pala, yung nakita nyo sa picture kanina doon sa pinresent ko, may single symbol of congruency siya na iba-iba, no? Hindi kasi ginagamit. Mali kasi yun, eh. Kapag kasi symbol of congruency, dapat may pare-pareho sa kanila, may magkakapares. So kapag ka ito,
Example, ito. Wala na siyang kapalis. Huwag mo nang lagyan ng symbol of congruency. Kapag may kapareho lang, yun lang ang lalagyan mo ng symbol of congruency. Intindihan? So, ito, sa palagay nyo, magkakapareha sila. Yan, no? Dahil magkakapareha sila, may mga symbol siya nila ng symbol of congruency. Anong tawag dyan? Okay. Ang gagaling. Ito ay tinatawag namang equilateral triangle. Yan. Ito. Ito yung C. Anong tawag dyan? Very good, ah. Ang gagaling, ah. Letter C na tayo. Letter C. Test 2. Ito ay Benedict. Correct. Isosceles triangle. Isosceles triangle. Ano pa? May mga activity pa dyan. Ito. Okay, sige. Okay lang, Brianna. Go lang. So, na natin kung may mga... Ito. Dali-dali yan. Ito, tingnan nyo. Pag may symbol of congruency, that is asking you what kind of triangle according to side. Kapag ka may mga pag-ganong-ganon naman, yan, ganyan, walang mga... Yan. That is about... Meron sa loob. Ito wala. Ibig sabihin, ito ay tungkol lang sa kinds of triangle according to sides. Napakadali niyan. I expect meron na kayong nasabutan dyan. At sana lahat na nasagutan na. O ito, try natin. Kinds of triangle according to angle. Anong tawag dito? Ano sa palagay niyong tawag dyan? Ha? Lagyan kaya natin ng sukat, no? Lagyan natin ito ng sukat siguro. This is 45 degrees. Parang hindi naman 45 degrees. Malabo kapag ka-angle, eh. Dapat may sukat talaga. Ito, ito lang ang sure ako. 120, for example. Anong klase ito? Meron siyang obtuse angle. So, immediately, that is obtuse triangle. Diba? Eto. Kasi kung titignan mo naman to, pwede itong may square triangle. May square corner, diba? Ito din. Medyo malabo. Eto, ito. Madali ito. Madali. May square angle. Yan ay right triangle. Iba, medyo malabo. Huwag nyo na lang intindihin. Marami pang pwedeng sagutan dyan. Hanap tayo. So now we move on to kinds of triangles according at kinds of quadrilateral. Move na tayo. Ready na ba? Nakakasunod pa kay teacher? Press 1 nga. Kung nakay kung kasama pa ni teacher. Dumadami ba tayo? O nababawasan? Oh, very good. 37 na tayo. Okay, sige, stop ko 'yan. Then we'll move on the presentation. Our share screen. Meron akong application sa window. Yan. Pero hindi ko nakikita. Wait lang ha. Share ko. Yan. Kita? Kasi kapag makita na, makikita na po ba? Hindi na pe-present, no? Pag nasa PowerPoint na. Try ko kaya i-present. Yan! Kita na? Oh! Ano ko ba i-share ko? Stop sharing. Escape. So, share. Share screen. Ayan nga eh.
Hindi ko ma-share. Bakit kaya? Stop ko to. Share ko kaya buong screen. Then, we'll go to this. Ako ha, tumatagal. Nakainis. Ayan o, diba? Eto, nakikita na? Hindi eh. Oh, ayun, nakita ko na, oh. Ayan ang presentation ko. Hindi yung PowerPoint. Dapat application to Windows, eh. Yan! Thanks, God. Salamat po. Ayan, okay na ba? Siguro may delay lang. Wait natin, ha? Wait nyo lang. Hintayin nyo. Huwag tayong maging mainitin. Yun! Dapat daw kasi maging patient tayo, di ba? Sorry naman. Sige, dun tayo sa pinaka-umpisa. Okay. Quadrilateral. So, may mga properties. Ibig sabihin lang naman siya ng mga properties. Yun yung kanilang pagkakakilanlan. Yung kanilang characteristic. Other term lang ng properties, ha? Okay, malilito. Hindi ibig sabihin ng properties, higher math na. Hindi ko na ipepresent para makita ko. Okay? Naka-default na nila yan. So, what are quadrilateral? What is a quadrilateral? Ano ba yung quadrilateral? So, a quadrilateral is a two-dimensional figure with four sides and four angles. So, part din to, isa din itong uri ng polygon. Kaya lang, hindi kagaya ng triangle na may tatlong side. Ang quadrilateral naman ay quadri means apat, lateral means sides. So, ibig sabihin, ang quadrilateral has four sides. Pwedeng, ayan o, the word part, quad, means four, and the lateral means sides. Ibig sabihin, quadrilateral has four sides. And, other than that, it has four angles. So, isa-isayin natin. Sa paligid natin, maraming quadrilateral, di ba? So, makakaning ba kayo dyan sa bahay ninyo ng itsurang quadrilateral? Sige nga, nakakanimba kayo dyan sa bahay ninyo ng mga hitsura o kahawig o pwedeng representation ng quadrilateral. Sige nga, ano, nakikita ba kayo? Dito sa amin, marami. Oh. Itong screen ng computer ko, oh, yung bubong nyo, Rubik's Cube, oh, yan nakaibahan. Yung side lang yung Rubik's, yun yung quadrilateral. Let me define to you, yung quadrilateral kasi mga anak, yan yung two-dimensional lang yan. Ibig sabihin, hindi mo mahahawakan yan. Tinihan yan, yung space. Yung sinabi ko sa inyo, di ba? Yun yung, kung sa bintana, yung edges niya, yung space doon, yun yung quadrilateral. Naintindihan? Kasi kapag ka nahawakan mo na, three-dimensional na yan, meron ng inside. So, yung Rubik's Cube, it is a three-dimensional thing sa paligid natin. So, yung sa side ng pinto, it's representing quadrilateral. Yung side ng TV, yung screen, yung flat screen. Pero mga side lang, ha? Kasi two-dimensional lang ang quadrilateral. Tatandaan nyo yan. So, kurtina, kapag nilatag mong gano'n. Pero nahawakan mo na rin. Kaya hindi na rin siya quadrilateral. Yun ay mga representation lang. Nakatandaan niyo yan, ha? Yan ang kaibahan ng shapes sa, ano, sa mga polygons. Kasi grade 4 na kayo, dapat naiintindihan niyo na yan. Itong space natin na ito, volume yun. So, let's move on. Ano ba yung quadrilateral? Move tayo.
So, may nakita na tayong mga representation ng quadrilateral sa buong sa paligid natin. Ayan, no? Yung sa tiles, di ba? Kita natin. Yung space na yan is a quadrilateral. Hindi yung mismong bubong, hindi yung mismong bintana. Yung space, mga anak, ha? That is quadrilateral. Next, ayan. Yan pa. Oh, marami. Then, what are the types of quadrilateral? Meron tayong lima. Yun ay square, rectangle, trapezoid, rhombus, parallelogram. Sa-isahin natin. Ano ba yung square? Sabi dyan, a square is a quadrilateral with four equal sides and four right angles. Kapag ka kasi pinresent ko ito, hindi ko na kayo makikita. So, ito, nakikita? So, yan. When we say square, children, ang sabi dyan, it has four equal sides and four angle. What kind of angle? Right angle. Kasi kung titignan ninyo, ayan, lagyan natin ng, ayan, oh. Kung titignan nyo, ito ay square corner. Square corner, pangit ang pagkaka-square ko. Square corner. Square corner. Yan, ang itsura ng quadrilateral na square. Ito ay anak. Ito yung isa sa bahagi o isang uri ng quadrilateral. So, kung titignan mo, meron din yung parallel side. Ano ba yung parallel lines? Diba? May dalawang linya o dalawang linya na hindi nagtatagpo. Diba? Ito, oh, parallel ito. Itong side na ito ay parallel dito. Itong side na ito ay parallel dito. Pangit naman magsulat nito. So, if you could see, this is also, mamaya, bigay ko sa inyo isa pang pangalan. Next. Sunod sa square is a rectangle. Anong meron sa rectangle? Ganto itsura ng rectangle. Ayan. Anong meron sa rectangle? It is also a quadrilateral with four right angle. Gaya ng square, meron siyang four right angle din. Yun, may square corner. Pero anong kaibahan nito sa square? Hindi na pare-pareho yung sukat ng side niya. Diba? Ano nang meron? Ito, kung titignan mo sa symbol of congruency, talagyan natin ito dyan. Ibig sabihin, ito ay pareho ng sukat nitong baba, nasa baba. Ito din, ay pareho ng sukat, ang sukat nito ay pareho ng sukat nito. Kaya, ang ibig sabihin, it is, the opposite sides are equal and parallel. Oh, di ba? Parang sa square, may parallel side din yung rectangle. Asan yung parallel side niya? Ito. Parallel. Parallel to this. Asa naman pa yung isa pa? Ito, if this is parallel to this side. So, meron siyang dalawang parallel side at meron din siyang dalawang opposite side na pareha. Diba? Next. Okay. May tanong, is a square a rectangle? Sinong makakapagsabi? Rectangle ba yung square? Sabihin nyo, yes or no? Rectangle ba ang square? Sabihin, yes or no? Is a square a rectangle? Iba-iba sagot nila. Okay, iba-iba. Hindi daw. Hindi daw. Tingnan nga natin kung tama tayo. Nakaiba kasi tayo ng sagot eh. Ah, ito yung rectangle. Ah. A square pala to. Ah, this explains the answer. This is, a square is a rectangle. Yes. Yes ang sagot mga anak. Bakit? Kasi ang rectangle ay may four right angle. Its opposite sides are equal and parallel. Diba? Kung titignan niyo yung square, may parallel side din siya. Parallel. Parallel. Ano pa? Meron siyang four right angle. Yun talaga yung pagkapareha ng square at saka rectangle. Eh. Kaya masasabi natin ang square ay rectangle din kasi it has four right angle. Yun kasi yung pareho, pagkakapareho niya. Papaya, papakita ko sa inyo bakit nagkakaganyan. Next,
A square is quadrilateral with 4 equal sides and 4 right angles. Diba? Ito yung pagkakapareha nila. Oh. 4 right angle. 4 right angle. Ayan. We can say that a triangle, a square is a rectangle. Kasi may pagkakapareha. Hindi ko na makita yung erase. Wala. Next. Okay, sige. Pinexplain na ni teacher. Bakit sa tatagal tayo eh. Dapat mga, anong oras na ba? Dapat mga 2:30. Tapos na tayo para makakapag-merienda na tayo na. So, kung titingnan mo, this is a square. So, pwede bang maging square yung rectangle? Yes or no din? Pwede po bang maging square yung rectangle? Pwede po bang tawagin square yung rectangle? Yes or no? Sagot, yes or no? Gana? Gana sumasagot? Hindi ko na kasi nakikita yung... ano, wala? So, ang sagot ay no. Bakit? Tatandaan mo na ang rectangle has 4 right angles and its sides are, the two opposite sides are equal and parallel. Samantalang yung square, 4 right angle, pero it has 4 equal sides. So, yun ang kaibahan. Yung square pwedeng maging rectangle. Yung rectangle, hindi pwedeng maging square. This is wrong. This is no. Big no. Tindihan? Kasi, para maging square ka, meron ka dapat 4 equal side. Kaya, yung square lang ay pwedeng tawaging rectangle, kaya yung rectangle, hindi pwedeng masabing square. Next tayo. Okay, determination. A square can also be called a rectangle. Oh, diba? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Because it has 4 right angles, its opposite sides are equal and parallel side. However, a rectangle is not a square because it does not have equal sides. Kasi yun yung requirement para maging square. Kaya yung rectangle, hindi pwede maging square. So, move tayo sa susunod na kind ng quadrilateral. This is what we call trapezoid. Okay? A trapezoid is a quadrilateral that has exactly one pair of parallel sides. One pair of parallel sides. Bakit, teacher? Ito ba? Ito at ito ay parallel. Samantalang, at ito, ito ba magiging parallel pag in-extend natin? Diba? Ibig sabihin ng parallel, two lines that never meet. Pag ito ba in-extend natin, hindi magtatagbo sa kabilang side? So, there's a possibility that this could meet, diba? Kaya, hindi ito parallel. Ano lang ang parallel sa parallel sa trapezoid pala? Yan, ito at ito. Kaya, isa lang ang pares ng parallel side niya. Balikan nga natin yung square at rectangle. Yan. Yung square at rectangle, it has two pair of parallel sides. Isa, dalawa, isa, at isa pa. Ibig sabihin, may isa, dalawa siyang pares ang parallel side. Hindi pa kayo maniwala, ito yung square. Oh, 'di ba? Yung square, hindi ko na mabalik. Yan, ito, tingnan niyo, oh. It has two pairs of parallel sides. Isa at ito, isang pares. Isa at ito, pangalawang pares. Kaya pareho, parallel, may dalawang parallel side, yung square at rectangle. Kung titingnan mo naman sa trapezoid, balikan natin yung trapezoid. Yan. It has only one pair of parallel sides. Kasi kapag in-extend mo yung isang side niya, mag-meet. Hindi na sila parallel. So, remember, parallel lines are lines that will never touch, that will never meet. They are equal distance. Magkapareho. Kung ito ay 5 dito, pagdating dito, 5 din siya. Samantalang ito, itong dalawang line niyang ito, ito ay 10, for example, magiging 5 dito.
Kaya hindi sila parallel. So, one pair of parallel side lang yung trapezoid. Next. Okay. Oh, sa palagay nyo, yes or no, is this a trapezoid? Comment in the chat box. Meron pa ba akong kausap? Okay. Parallel. Is that figure a trapezoid? Yes or no? May nagsabing no, may nagsabing yes. Okay. Ano ang description ng trapezoid? It has one pair of parallel sides. Ano ba yung parallel side? Yung may parehong distance sa pagitan nila at saka hindi mag-limit kahit in-extend mo. Isang pares lang meron ganun ng trapezoid. Ito ba may isang pares ng top ng parallel side? Okay, very good sa mga nagsabing yes. Bakit sa trapezoid? It has one set of parallel side. Pakita ni teacher, nasan yung parallel side niya? Ito at ito ay parallel. Yan lang, wala na siyang iba, wala nang iba. Unlike square and rectangle, it has two pairs of parallel side. Kasi ito, patunayan nga natin teacher, hindi ba ito parallel? Oo, patunayan ko sa'yo. Ang hirap lang kasi sundan eh. Ito, straight, kapag ito, nagtungan ko ito, yun, nag-meet sila, di ba? So, this is a parallel, this is a trapezoid, rather. Yan, ang parallel side, pinakita pala, burayin ko nga. Hindi na mabure. Erase. Ah, pakita ko sa iyo. Yan yung parallel side pala. Next. Oh, meron na tayong tatlo, 'di ba? Square, rectangle, trapezoid, 'di ba? Ika-apat, tinatawag na rhombus. Ano itsura ng rhombus? 'Yon. Nung bata kayo, tawag niyo dito diamond. Nung kinder kayo, 'di ba? But if you will look at it, it is a on sa higher kasi grade 4 na tayo, ang tawag na dyan. Ang tawag dyan ay rhombus. Ano namang description ng rhombus? It is a quadrilateral that has four equal sides. Its opposite sides are parallel. Oh, ipatunayan nga natin. Patunayan natin. Four sides are equal. Parang square. Yan. Oh. Kung ito ay five, the rest is 5 also, kapag kasinukat mo. So, kapag nagsulat ka, nag-drawing ka ng rhombus, dapat pare-pareho ang sukat ng side niya. Anong kaibahan niya sa square at rectangle? Yung pagkakapareho muna sa square at rectangle, yung pagkakapareho niya sa square at rectangle, meron siyang, pareho din siya ng square na may 4 equal side, di ba? Tapos may parallel of may two pairs of parallel side din siya. Papunayin nga natin. Asan yung parallel side? Ito parallel dito. Ito parallel dito. 'Di ba? So pareho sila ng rectangle at saka square na may equal sides or equal sides pareho ng square. Merong dalawang pares ng parallel side, parang rectangle at saka square. So, yun ha, tatandaan niyo yung pagkakapareho at pagkakaiba. Anong kaibahan naman nito sa square at rectangle? So, kung meron siyang, hanggang dito, naiiba sa dalawa, bukod doon, yung angle niya, mga anak. Ang angle nito ay obtuse angle, dalawang obtuse angle, and dalawang acute angle. Yun yung kaibahan niya. Unlike the square and rectangle, both has four right angle. Samantalang ito, dalawang obtuse and dalawang right. Yung kaibahan niya. Diba? Next. Yan, yung parallel side niya. O, pinakita pa. Isang pares na yon, yung pink. Dalawa. O, dalawang pares ang parallel side. Next. Parallelogram. So, ano ba itsura ng parallelogram, teacher? Ano ba? A parallelogram is a quadrilateral that has opposite sides that are equal and parallel. Yung side niya, magkapareho na parallel. Tapos,
Pakita ko sa inyo mamaya. Which of the cardinals we have seen are parallelogram? So, sabi niya, may dalawang parallel side kapag ka-parallelogram. Sa apat na pinakita ko sa inyo, square, rectangle, trapezoid, and rhombus, which are parallelogram? Which have two parallel sides? O two pairs of parallel sides? Sige nga. Ano-ano? Comment nga. Ano-ano sa pinakita kong quadrilateral ang kaparehas ng parallelogram na may dalawang parallel side. Okay, sumagot si Nigel, rhombus. Tama. Ano pa? May two pairs of parallel side. Wala na akong nakitang nag-chat. Nana? Rhombus lang? Rhombus lang nakita niyo may dalawang parallel side? Dalawang parallel side. Actually, may tatlo eh. Trapezoid? It's not. Wala, hindi parallelogram yung trapezoid. O rhombus lang ba? O, very good, Nigel. Rectangle is part of, o, is like parallelogram. Ano pa? Is square. Yung tatlo na yon ay parallelogram. Is square, rectangle, and rhombus are all quadrilaterals. Except trapezoid, trapezoid, kasi ang trapezoid ay may isang parallel side. May isang pares ng parallel side lang. So, tingnan ninyo. It is a parallelogram. It is not a parallelogram. Sabihin nyo nga. Eto, parallelogram ba to? Pag sinabi natin parallelogram, may dalawang pares ang parallel side. Parallelogram or not? Parallelogram o hindi? Parallelogram ba to? Yes or no? Okay. Okay. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Bakit sa parallelogram? Yes, it is a parallelogram kasi may dalawang pares ang parallel side. Yan. Ito yung isang pares. Kahitan natin yung color ng isa pang pares. Isa, dalawa. Pangit lang nasulat ni teacher. Ayoko kaya magsulat ng mouse. Yan. A square is a parallelogram. Before you click the answer, explain your thinking. O, in-explain na ni teacher para hindi na tayo tumagal. Next, is this a parallelogram? Yan. A rectangle, parallelogram ba yan? Yes or no? Yes or no? Okay. Opo daw, sabi ni Cheska, ni Carl John. Opo, yes, sabi ni Erich, Nigel, Ayla, Katrina, Princess, Ronjo, Samantha, Althea, Mimi. Very good. It is a parallelogram, bakit? It is a parallelogram kasi it has two pairs of parallel sides. Ito yung isa. Ano pa yung ikalawa? Bagawin natin green. Pangalawang pares. Okay, next. Oh, parallelogram ba yan? Para malaman natin parallelogram, tingnan natin. Meron bang hindi magtatagpo sa? Ito, pag-extend natin, isa. Oh, nagtagpo sila. Is this a parallelogram? Yes or no? Okay. Correct. It is not a parallelogram. Kasi ang parallelogram, dapat dalawa ang parallel side niya. Next. Okay, ibig sabihin, trapezoid is not a parallelogram. Eto, rhombus. A rhombus, is it a parallelogram? Yes or no? Yes or no? O, extend natin to. Extend natin. Yung kabila naman. Extend natin. O, ang hirap magsulat sa mouse, no? Okay. Yes, is this... It is a parallelogram kasi may dalawang pares ang parallel side. Very good kayo dyan, ha? Ah, yan ang paliwanag. Ang mga quadrilateral ay parang family tree, children. Quadrilateral, it is a polygon with four sides and four angles.
Kung titingnan ninyo, may isa pang uri ng may isa pang uri ng quadrilateral, tinatawag yan na parallelogram. Alam natin sa parallelogram, it has two pairs of parallel sides. Two sides are equal. So yung dalawang description na yan, pinaghiwalay yan, o parehong meron yan, yung rectangle. Diba? Yung rectangle, merong equal o dalawang parallel side, dalawang pares ang parallel side. Yan, yun yung rectangle, dalawang pares ang parallel side. Ganun din yung rhombus. Ganun din yung square, may parallel side din siya. Kaya yan, itong apat na ito ay parallelogram. Rectangle is a parallelogram, rhombus is a parallelogram, square is a parallelogram. Anong kaibahan nila sa isa't isa? Yung rectangle, may four right angle. Diba? At it has two sides of equal side. It has opposite sides. Tapos, yung rhombus naman, may four equal sides at may two opposite sides are parallel. Parang parallelogram. So, yung description nilang tatlo, kinuha lahat ni square. Tapos, nasa kabilang side, si trapezoid, kasi siya lang ang parallel. Siya lang ang quadrilateral na walang o na isa lang ang parallel side. Parang pamilya yan. Dati, kinukwento ko yan. Ito ay pamilya ng quadrilateral. Nagkaanak siya, parallelogram at saka trapezoid. Tapos, si parallelogram, nagkaanak pa dalawang rectangle at saka rhombus. Tapos nagkaanak pa silang dalawa, they created a square kasi lahat ng description nitong tatlo na i-square, di ba? Parallelogram, equal sides, and four right angle. Di ba? Parang ganyan ang itsura niyan. Kaya tatandaan niyan, ha? Descriptions ng quadrilateral yan. Okay, what conclusion can you draw from the graphic? It tells us a square can also be called rhombus, rectangle, and parallelogram, and a quadrilateral. Apat pangalan niya. A rectangle can also be called a parallelogram and quadrilateral. But not a square, ha? A rhombus can also be called a parallelogram and quadrilateral. Diba? Parallelogram and quadrilateral. A parallelogram can also be called quadrilateral. Yung parallelogram, parang gagawin nyo lang, nakatagilid lang sa rectangle. And a trapezoid is just a quadrilateral. Hindi siya kapamilya ni parallelogram. Hindi siya kaanak ni parallelogram. Diba kapatid lang siya? Ha, next, can you name this? Ano ang pangalan ng quadrilateral na to? Chat. I-type niyo sa chat box ang tawag sa parallelogram. Ay, sa sabi ko na yung sagot. It is a parallelogram. ang description niya, may equal length, may parallel side siya, dalawang parallel side, dalawang pares ang parallel side. Children, hindi yan rhombus. It is a parallelogram. Parallelogram. Okay. Hindi rhombus. This is a parallelogram. Sabi ko sa inyo, parallelogram, parang rectangle siya, medyo mahaba siya, na nakatagilid. Okay, next. Eto. Anong mga description niya? One pair lang ang opposite side na parallel niya. Ay, sabi ko na yung sagot. Trapezoid. Sorry naman. Dapat di ko muna kiniklik, no? This is what we call trapezoid. Oh, Benedict, anong tanong mo? Next. Ito, anong mga properties niya? It has four equal sides. It has four right angles. Anong tawag sa quadrilateral na yan? Anong tawag sa quadrilateral na yan? Very good, trapezoid. Yung iba yan, ito. Unang sagot ninyo kanina, trapezoid. Oo, tama. Ito, ikatlo. Atea, Nigel, City, Ayla, Caronjo, Princess, Mimi, Divine. O, sabi nila, square. Tama ba? Very good. This is a square. Kasi kahit kinder kayo, alam nyo na yan eh. Ito,
Ano mga properties niya? For right angle, two pairs of parallel sides or two opposite sides are equal. Square din ba yan? Square pa rin ba yan? Okay, Princess, may sagot na siya para sa pang-apat. Nigel, Cheska, Samantha, Sonia. Okay. Children, anong tawag dito? At meron din siyang two pairs of parallel sides. Ito ay rectangle. Ito. It has four equal sides. And opposite sides are parallel. Tawag dyan. Opposite sides are parallel. May dalawang parallel side at may equal sides. Lahat ng side niya ay magkakapareho. Diamond, sabi ko, wag na sa tawaging diamond din eh. Pang-kinder lang yung diamond. Pang-kinder, ha? Okay. Bakit diamond? Ito ay tinatawag na rhombus. Grade 4 na kayo. Rhombus ang tawag yan. Equal sides. Oh, may nakita akong, may nakita ako children na nagsabi kahit ko. Another kind of quadrilateral, yun kaya lang hindi ko na sinama kasi malilito lang kayo. Yung quite yung medyo payat, may mga obtuse angle siya na yung taas niya magkapareho, yung nasa baba magkapareho. Pero hindi ko na sinama kasi malilito pa lang kayo. Let's click. Okay, so wala na. So, let's try to answer some of the activities in our module after explanation. So, nakikita pa ba ako? Press 1. O, inaantok na. Inaantok na ba? Press 1. Kasama ko pa ba? Let's try to answer some of the activities in our module. Try natin ito. Ito. Anong tawag sa quadrilateral na to? Can you name? Very good. Sa mga nagsasabing 1, nakikinig pa. Very, very good. Salamat. Sige. Anong tawag dyan? Sa letter A, anong figure yan? Anong klaseng quadrilateral yan? Anong klaseng quadrilateral yan? What kind of quadrilateral is shown at letter A? Letter A. Ah, nakikita ba? Sorry ah. Hindi ko pala nasi-share. Sorry. I'll stop. Then, I'll share one of the window. Sorry. Okay, go. Ano ang tawag sa figure o quadrilateral na nasa letter A? Tawag dyan. Anong tawag dyan? A is what kind of quadrilateral? Chat it. Letter A, Benedict, may sagot na. Carlondo, Mini, Katrina, David. Okay, correct. May nakita ko rhombus. No, this is not a rhombus. This is a trapezoid. Ito yung mga pinsan ng parallelogram, di ba? Kasi isa lang ang parallel side niya. Ito, yung letter B. Ako, kahit kinder, alam yan. B. What kind of quadrilateral is at letter B? B. B. Okay, minikita na akong sagot. Ulo, Ethan, number 1, letter A ba yan? Letter B na tayo. Okay, correct. This is what we call a square. Is square. Letter C. What kind of quadrilateral is letter C? What kind of quadrilateral is at letter C? Letter C. What kind of quadrilateral? Oh, meron ka nakita. Siguro mabilis ang internet nito. Okay. Meron pa ba? Meron pa? Ba pa? Ma'am, di ko po alam. Jan Wednesday kas kanlas? Hindi mo alam? Diyos ko, kahit kinder na alam to eh.
kanlasa, this is what we call rectangle. Kung rectangle ang sagot mo ba, very good ka. Nakikinig ka kanina. Si Jeff, si Wesley kaya, kasama ba natin kanina? Nag-discuss ako. Ito, para siyang maliit na square na pinatagilid. Anong tawag dyan? Patagilid na square. Okay. Anong rectangle? Jack triplo. Rectangle! Mind your spelling, ha? Okay. Raronjo, Erich, Samantha, Rael, Carl, John. Okay. Correct. This is what we call rhombus. Nga pala, yung triangle, kapag tinotal natin yung angle niya, yung tatlo na yon, kapag tinotal natin, it is equal to 180 degrees. Yung quadrilateral naman, ano ang total angle ng apat na ito? Kapalagay ninyo, makikita nyo ba? Can you imagine the total angle of all four angles in a quadrilateral? Kung yung triangle, 180, yung red quadrilateral kaya, ilan? Oh, kung titingnan mo, if you will look at the quadrilateral na square, oh, may mga sagot na agad. Erase natin. Diba these are right angles sa square? Right angle. Anong sukat ba ng right angle? Nalimutan ko lang eh, na i-add yun sa discussion natin. Oh, ito ay parallelogram. Okay, tama naman na yung letter E. Parallelogram. Parallelogram. Oh, may tanong pa ako. Ano yung total na sukat ng lahat ng angle sa loob ng quadrilateral? Oh, meron akong nakita. Ayusin ang spelling, Amira. Oh, anong sukat nito? Di ba right angle to? Right angle to. Anong sukat nito? Right angle, right angle. Ano ba sukat ng right angle? 90, di ba? So, if you have 490 degrees, ilan na lahat ang total nun? 90 times 4 is equal to, yan, very good. May nakita na akong tamang sagot. 360 degrees. So, kapag tinotal mo ang lahat ng angle sa isang quadrilateral, it's always equal to 360 kahit trapezoid pa yan, square, rectangle, parallelogram, and rhombus. Move on tayo. Next activity. So, to complete, or if you really listened in my discussion, you can answer this. Okay, fill in the correct answer. A polygon with four sides and four angles is called, ano? What is polygon with four sides and four angles? What do you call the polygon with four sides and four angles? Square daw. Four sides, four angles. Square daw. It's just one part or one kind of it. Pero hindi yun ang pangalan nila. Naku, nalimutan na. Four sides, four angles. Hindi ko naman sinabing 4 equal sides and 4 right angle. Hindi ko sinabi yung klase ng angle, sukat ng angle, at saka sukat ng side. Hindi ko rin sinabing, hindi a-answeran, sagutin na natin ngayon. Oh, hindi lang yan rectangle. Children, this is what we call, Diyos ko. Lesson natin, this is quadri. Ako din na eh. Amoy kape? Oo. Kapag ka wala pang description yung kinds ng angle at saka yung sides, wala pang sinasabing pagkakapareho. This is pertaining to quadrilateral generally, ha? Quadrilaterals yan. So, number two tayo. A parallelogram that has four equal sides. Four equal sides, but it has two opposite angle. Parallelogram that has four equal sides and
angles are equal. Na tinatawag na right angle. Four right angle. Four right angle. Ngayon ko lang sasagot. Nakuha din natin lang sagot. O rhombus? Bakit naman rhombus? Naging rhombus divine. Parallelogram that has four angles are opposite angles are equal. Ah, opposite angle para are equal. Tama, tama. Kung ito-drawing natin yan, ganito itsura niyan. Diba? Ito, opposite na ito, equal yan. Ito at ito, equal. Anong klase yon? Anong tawag dun? Hindi square, rhombus. May sumagot na rhombus, tama yun. Next, a rectangle is a parallelogram that has blank right angle. O, ilan ang right angle sa rectangle? Ilan ang right angle sa rectangle? O, syempre, number din. May ito nga pagpipilian, no? Four, correct, Calrondo. Each of its opposite side is blank. Each of its opposite side is, anong tamang term doon? Ito, itsura niya ng rectangle ganito. Meron siyang four right angle. Itong side na ito ay equal dito. Itong opposite na ito, equal dito. So, each of its opposite sides are equal. Diba? Next, a blank has two pairs of parallel sides and its opposite sides are equal. Two pairs of parallel sides and opposite sides are equal. May dalawang pares ang parallel side at may dalawang side na magkatapat o opposite ay equal, pagkapareho ng sukat. Tawag dyan. Rectangle yan. Wala. Two pairs of parallel sides and its opposite sides are equal. Ito. O, pwede din itong parallelogram. Parallelogram. Kasi ang description, ang pinaka-main description ng rectangle ay four right angle. Then, a square is parallelogram that has four equal sides and four right angles. Diba? Then, blank. A blank has only one pair of trapezoid. One pair of opposite side. Ayan. Nauuna yung bibig ko, yung dila ko sa utak ko. Anong tawag dyan? One, it has only one pair of parallel side. One pair of parallel side. One pair of parallel side, rectangle, Benedict, mag-isip ng mabuti. One pair of parallel side. Isa lang yung pares na ano sa kanya, hindi nagmi-meet. Erich, may sagot na yung iba. Okay. Sige. Correct. May nakita akong tama. This is what we call trapezoid. Pag mag-isa lang yung kanyang parallel side, agad-agad trapezoid yun. So, marami pang pwedeng gawin dyan. Kaya sana inaasahan ko na kayo ay talagang gumagawa ng module. Yung module, hindi binibigay, hindi kinukuha yung katunayan na sinasagutin nyo, pero maging matapat naman sa sarili. Dapat talaga ay nag-aaral kayo kahit hindi ginaguide ng mommy o ng teacher. Kasi, ayan o, sige, tayin natin tong activity na ito. All sides are the same length and there are four right angles. Anong itsura nun? Kapag din knowing mo yung description niya. Nasa anong letter yan? Ha? Sagutin natin yan. Sagot tayo maghiwa-hiwalay. Oh. All sides are equal and it has four right angles. Anong pangalan ng
sa ng quadrilateral na yun. Merong pare-parehong sides. At merong right, apat din na right angle. Ano? Yan ay letter E. Square yan. Ito oh. Ito yan. Ah, number two. Ayun naman. There is only one pair of parallel sides. Anong letter? Ano ang drawing? How will you draw that there are how will you draw the quadrilateral with only one pair of parallel sides? Anong letter? Kayo naman. Kayo naman. Oh, anong letter ang nasa description? There is only one pair of parallel sides. Oh, wala na yata akong kausap. Grade 4. Ah, okay, tama, letter D. Kasi parang hindi gumagana yung ano ko sa cellphone. Ito ay trapezoid. Number 3, opposite sides are parallel and of the same length. There are four right angles. Mayroong apat na right angle at may dalawang opposite side na parallel. Ano ang tawag doon? Okay. B, 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 D, D, D. Okay. Ano bang tawag? This is a rectangle, kaya letter B yan. Tama sa mga sumagot ng letter B. Number 4. There are two pairs of parallel sides and all sides are of the same length. Two pairs of parallel sides at pare-pareho ang kanyang length ng side. Ano yon? Letter, two pairs of parallel side and all sides are equal. Pero walang right angle. Ano kaya yan? Hindi po yan parallelogram. Kasi ang parallelogram dapat ano, parallel sides ang MF kadugtong pe. All sides are the same din. All sides are equal. Okay, correct. So, mga sumagot ng letter C yan. Rhombus yan. Oh, kasi itong two pairs of parallel sides, parallelogram yan. Oo, tama. Kaya lang may kadugtong pa siya. Oh. All sides are the same. Hindi naman sinabing, there are four right angle. Kasi pag four right angle, is square to. Hanggang dun lang siya sa same length ang kanyang side. Kaya rhombus yan. Number 5, there are two pairs of parallel opposite that there are two pairs of opposite parallel sides. Ito yun, letter A yun, parallelogram. Okay? So may tanong po ba? Naintindihan ba yung lesson ng quadrilateral and triangle? Stop ko na ang presentation ko ha. Sir, we're done. Kung walang tanong, ako may tanong. Talaga ba? Kung walang tanong, si teacher ang may tanong. So, ano ang uri ng dalawang classification ng triangle? Ano yung dalawang classification ng triangle? Sige nga. Ayaw, ha? Oh, talagang wala. Ano yung dalawang classification? Ano yung dalawang grupo ng mga uri ng triangle? There are triangle according to and there are triangle according to pa rin. Dalawang klase ng uri ng triangle ay side angle. may side at angle. Ano yun? Very good. Correct. According to side and angle. Very good, Carl Rondo. Next. Ano yung mga yung tatlong angle? Ano yung tatlong triangle na nasa according to side? Ano yung what kind of triangle according to side? Ano yun? Bigyan nyo ngayon tatlo. What are the triangles according to side? Sino mga kapag-type sa comment section? Ano ang tatlong uri ng triangle based on its sides, the length of its sides? Rhombus?
Polygon. Yung dalawang yan, yan ay dalawang uri ng polygon. Pero we focus on triangle and quadrilateral. Okay. Meron akong nakitang dalawa. Isa pa. Okay, ayun, tama pala yun, oh. Si Kyle Ronjo uli. Kyle Ronjo said, type in scalene equilateral parallelogram. Very good. Next. Ano naman yung kinds ng triangle according to angle? What are the kinds of triangles according to angle? Oh, si Nigel din, tama. Si Kyle Ronjo, tama. Again, what are the kinds of triangle according to angle? Can you type in the comment section the different kinds of angle triangle according to angle? Very good, si Altea Torino. These are acute, right, and obtuse triangle. Okay, give me the five. O, lima na ha. Five kinds of quadrilateral. Ano yung limang uri ng quadrilaterals? Type nyo. Ano yung limang uri ng quadrilateral na diniscuss natin? Quadrilaterals. Naalala nyo yung diagram? Quadrilaterals, yung dalawang magkapatid. Yung paralelo, nagbigay na ako ng ano. Oh, may nakita na akong tama. Si Nigel. Okay, Nigel said, type in square, rectangle, trapezoid, rhombus, parallelogram. Very good. Meron palang natuto. Okay, very, very good. Si Kyle Ronjo din, tama. Trapezoid, rectangle, rhombus, square, parallelogram. These are kinds of quadrilateral. Hindi ko lang sinabi na meron pang kite. Kung magbabasa pa kayo in advance, kite is part of quadrilateral. Yun ay, ito yung mga sinasabi natin regular na quadrilateral. Kasi merong mga, basta may four angles saka four sides, agad-agad quadrilateral yun. Diba? Yun yung sinasabi natin typical na kinds of quadrilaterals. So, kung wala nang tanong, let's call it a day, sir. Maraming salamat sa pag-attend. Maraming salamat sa 33 na nag-attend sa ating online tutorial. Okay. Tapos sir, maraming salamat. Opo. Ayan. Thank you so much. Congrats sa mga ano, sa mga nakinig na at nakusa. Oo. Kanina 40 yan eh, tapos nalagas. Oh, talaga pa ba? Baka nawala ng internet, ano? In-screenshot ko na yun. Ay, naman. Tapos na? Oo, sir. Tapos na. Ayan. Oo, pwede na umalis, Carl. Bye. Bye-bye. See you next tutorial natin, ha? Next week ulit, ha? Naka-ECQ tayo, kaya mag-ingat kayo, ha? Walang lalabas. Oh, maraming salamat. Walang lalabas. Walang lalabas. Laging maghugas ng kamay. And basta walang lalabas. Yan lang yan, walang lalabas. Pag nag-comply ka, no? Bye. Salamat, sir. Thank you so much. End live ko na. Sige, bye-bye.